Jekka, and I'm with these amazing ladies. Hello, I'm Win. I'm Daisy. And I'm Jasmine. And welcome to Praise Pod. Since February is Love Month, about love din ang topic na napag-usapan natin sa church, which is discussed by Pastor Loy. Yes, ate, correct ka dyan, no? Kaya naman, yan ang pag-uusapan natin ngayon dito sa ating Praise Pod. As of now, we have 5 topics already na diniscuss about love. So first week, ang pag-ibig ay, and second week, ano nga ba ang pag-ibig? And for our third week, we have ang pag-ibig ay nagbubuo at hindi nagwawasak. And for our fourth week, we have ano ang nagpapasaya sa'yo. Last but not the least, ang topic na diniscuss naman for our fifth week is ang pag-ibig ay hindi sumusuko. Grabe, no? Sobrang ganda ng topic natin. And pwede ba akong mag-ask ng question? Can you describe love in one word? Ah, sige. Simulan ko na kasi nasa harap tayo. Wow! So for me, love is forgiving. Kasi wow. Naniniwala po ako na kapag nagmamahal ka, marunong ka din talaga magpatawad. Or madali talaga sa'yo magpatawad. So, yes. Sige ate, ikaw po. Siguro ako, if I would describe it in one word, siguro sacrificial. Love is sacrificial. Kasi para sa akin, isa sa greatest manifestation ng taong totoong nagmamahal is yung willing kang mag-sacrifice para sa tao na yun. Ganda naman nun, ate. Uy! So, uy, ang ganda nun. Oh, yeah. Parang siguro ko mag-sacrifice. Hindi ko sacrifice. Siguro sa akin, ate, kung i-describe ko ang love, I would describe it, English. Love is patient. Kasi, di ba, ang tao naturally talagang prone sa sin. So, kung lagi tayo nagkakasala, mamahalin mo pa rin ba yung tao na yun? So, kailangan maging matyaga tayo sa kanya para mahalin talaga natin siya. Ako naman, simple lang, love is everything. Ang hirap kasing gawin ng isang bagay kung walang love. And pag sinabing love, sobrang lawa kasi niya. Parang katulad nung sinabi niyo, forgiveness, sacrificial. Parang lahat ng gagawin natin, kailangan merong love. Yeah. So, speaking of love, guys, alam nyo ba na ang love pala is sobrang lawak talaga niya. Ang dami niyang meaning. So, isa sa mga nagustuhan ko doon, yung Greek word na agape love. Yeah. So, yung agape love doon, sinabi ni Tatay Lloyd doon, no, may sinabi siya doon na sobrang tumatak talaga sa isip ko na agape love seeks the highest good for the people. So, palagi lang tayong maghanap ng kabutihan doon sa tao, even though may mga ginawa siyang mabuti or masama sa inyo. So, kaagapay pa din nun, kaagapay ng agape love is yung love is patient and love is kind. So, sabi din ni Pastor Lloyd doon na ang patient and kindness and kind ay hindi talaga siya napaghihiwalay kasi hindi ka naman pwedeng maging mabuti kung hindi ka mapagpasensya at hindi ka mapagpasensya kung hindi ka talaga mabuti. So, kayo ba guys, may mga example ba kayo ng pagiging mapagpasensya or anything? Pwede ba kayo mag-share? Siguro ako, syempre, no, as a cell group leader, no, sa mga hindi masyadong familiar, cell group leader is meron tayong hinahawakan na mga kabataan na under natin, which is mentoran natin, no, para lalo nilang makilala si Jesus. So, syempre, as their cell group leaders, minsan doon talaga tinitest ni God yung patience ko, no, ini-stretch niya. Kasi syempre, may mga nagagawa yung mga hinahawakan natin or hinahandle natin na kahit na sinabi mo nang huwag gawin, gagawin pa rin. Yung mga sinabi mo naman na gawin, hindi naman ginagawa. So somehow, ako as a human being, no, minsan talaga may mga episode ako na, ano ba to, nakakainis naman tong disciple ko na to. Ano ba to, hindi naman to marunong makinig. Alam mo yung nawawalan ka na ng pasensya sa kanila. But then I realized na parang, minsan rin naman ako naging makulit. Minsan din naman ako naging pasaway. And yet, sobra yung patience ni God sa akin. At sobra rin yung patience ng mga mentor ko sa akin habang nasa process ako ng transformation. So parang, dun ko na-realize na hindi pala dapat excuse yun. Na just because ginagawa ng isang tao to is license ko na yun para maging impatient ako sa kanya. Kasi yung pinaghuhugutan natin ng patience is not ourselves, pero si God. So yun. Ikaw ba, Win? Totoo yan, no, Ate Daisy, no? Si God, sobrang patient niya sa atin. Pero ang ganda lang din, siguro perfect example is maging patient ka rin sa sarili mo. Yeah. Ako personally, siguro throughout yung pag-aaral ko, buong college journey ko, I feel like parang hindi ka belong sa isang course na parang, pero tinawag ka para tapusin yon. And sobrang daming mga moments na nahihirapan ka. And dun papasok kung kailangan maging
magiging mapatient ka sa sarili mo na matututunan mo siya pa unti-unti. Hindi siya agad isang suntok. So, marami suntok. Ganon. So, marami siya. It's a process. So, hindi lang siya yung biglang instant magiging ganun kakaagad. Isa siyang process na kailangan mong pagdaanan para mas matutunan natin. And during that process, kapag patient ka sa sarili mo, dun mo mas makikita na unti-unti nag-grow ka na. Looking back, pag everyday yung tinatrack mo, sinusulat mo, gina-journal mo yung mga pinagdaanan mo, and then one day, try to look back kung paano ka binago ni God, and at the same time, paano mo binago yung sarili mo. Kasi unang-una sa lahat, kapag hindi natin napag-desisyonan sa sarili natin na magbabago tayo, parang baliwala lang. So, kailangan din talaga natin maging patient sa sarili natin. It is a decision na kailangan natin gawin. Parang ganun ate. Yeah. Sa akin, ano, in general, no, matagal na nating naririnig yung verse na love is kind, love is patient, no? Pero nung diniscuss siya ni Pastor Loy, parang mas naintindihan ko yung topic na yun. Na oo nga, no, kapag hindi ka mabuti, hindi ka marunong magmahal o hindi mo matututunan magmahal. Kasi 'di ba parang meron din sinabi no na kung masama ka, ibig sabihin hindi mo kaya magmahal or hindi, kung masama ka, wala kang patience. 'Di ba? Parang mabilis kang mairita, ganyan. Pero nakakatuwa lang na mas maintindihan natin yung verse na yun. Kumbaga, alam na natin, pero mas pinaintindi pa siya sa atin. Oo nga, ang ganda no, no. In addition to that, parang yung pinaka-summary lang nung sinabi ni Pastor Loy, for me, ang pinaka na tumatak din talaga sa utak ko is yung mga patient people equates to mature people. Yung mga taong kaya magpasensya, kaya magmahal despite dun sa mga ginagawa ng ibang tao sa kanila, nakakasagad na ng patience nila, is really a manifestation ng sobra nilang mature na tao. No? Siguro sa akin naman, ang pinaka natandaan ko sa diniscuss ni Pastor Loy sa buong love series natin is yung sinabi dun ni Pastor Loy na ang pagmamahal ay hindi mainggitin at hindi mapagmataas. Parang for me, personally, I'm a kind of person kasi ang hili ko lagi mag-compare ng sarili ko sa iba. Specifically, in terms of career, yung timeline ko. Kasi, as someone na nasa 26 na, huy! Hindi ako mag-age reveal, no? Pero for someone kasi na nasa age 26 na, parang I feel so adult, no? I'm not sure if lahat nakaka-relate, pero for someone like me, na pag nakikita ko yung mga kasabayan ko na parang, bakit siya nakapag-travel na? Na parang, grabe naman to, at age of 24 or 25, may sariling business, no? Parang, sobra na siyang achiever. And yet, looking at myself, parang sa age of 26, ano na ba yung napatunayan ko? So, kapag dumadating ako sa ganong comparison moments, dun pumapasok yung envy, no? Dun pumapasok yung pagkamainggitin. Pero may tinatawag pa nga na huli inggit, eh. Grabe, no? Hinuli pa yung inggit. Pero wala talagang ganon, no? Pero sabi ko, hindi ko namamalayan na, ay, shucks, parang naiinggit na pala ako, no? And nung diniscuss yun ni Pastor Loy, parang na-remind lang ako na, to be honest, nak, wala ka naman dapat ikainggit, eh. Kasi first of all, habang wala ka pa dun sa success or dun sa completion ng pangarap mo, dapat you know how to clap for the success of others. Yung marunong kang maging masaya sa tagumpay ng iba habang hinihintay mo yung sarili mong tagumpay. Kaya natuwa lang ako kasi parang somehow doon ko natutunan na, oo nga, no, dapat hindi ako masyadong nagko-compare ng mga na-achieve ko sa life or na-achieve ng iba. Kasi the only person na kalaban ko is my own time frame, no? Is my own self. Kaya hindi ko kailangan maingit, hindi ko kailangan mainip, no? Kaya sabi ko, nakakatuwa naman yung diniscuss ni Pastor Loy na yun. And then yung second is yung about dun sa ang pag-ibig ay hindi mapagmataas. No, syempre by nature, 'di ba? Gusto natin yung somehow tayo yung bida, tayo yung spotlight, tayo yung main character, 'di ba? Sino ba namang hindi? But then I realized na isa sa mga totoong nagmamahal is yung mga tao na kayang magpakumbaba, no? And pansin ko rin yun, yung mga taong totoong magaling, totoong matalino, totoong may naabot sa life, sila ba yung mga taong tahimik lang, humble lang, wala kang maririnig? And isa rin yun sa mga nabali sa aking concept before, eh, na akala ko ang humble-humble ko, o, diba? Sa mga nagsasabing humble sila, ang yabang mo na pala. Hindi, dati, akala ko ang humble ko na, kasi kapag kinakomplement ako, or pag may sinasabing maganda sa akin, lagi ko sinasabi na, uy, hindi, praise God. Uy, hindi. Uy, hindi ako yung mag
magaling si Lord, oh, di ba? May mga ganun palinyahan eh. Pero I realized na ang totoong humbleness is yung ina-acknowledge mo at tinatanggap mo na laging may mas magaling sa'yo, no? It doesn't mean naman na parang inaano mo, no, binibelittle mo yung sarili mo. Hindi naman ganun. Pero yung idea na, yes, alam ko may galing ako. Yes, alam ko may talino ako. Pero laging may mas magaling at mas matalino sa akin. Yun. Add ko lang din doon, ate, na, di ba, meron nga tayong mga inggit sa buhay. Though lahat naman tayo siguro may mga inggit, no? Pero hindi naman to the point na akin na yung buhay mo ganyan. Pero tayo ang hilig natin sa thought na gusto ko din yung life niya. Gusto ko nakakapag-beach din ako anytime. Gusto ko nakakapag-Hong Kong ako anytime. Pero in reality, na parang ang ganda-ganda nga ng life niya, pero in reality, hindi naman natin din talaga gusto yung process kung paano niya talaga naabot yung dream na yun. Na pumapasok din doon ate, yung may kanya-kanya talaga tayong timeline. Na ang Lord talaga, yung plan niya for us, iba-iba talaga eh, na parang first step nga natin to, na nakikita natin, yung, kunyari ikaw ate, successful ka na, no? Pang 99 steps mo na pala yan. Yeah. Pero ako, pang first steps ko pala yung nakikita ko, nakala ko ang layo-layo mo na, pero ako, nagsisimula pa lang kasi ako. So, ayun. Agree ako dyan, no? Kunyari, magka-edad tayo, pero kunyari lang naman. Hindi, kasi parang halimbawa, si Daisy, lagi ko nakikita na ano, na parang, hala, buti pa si Daisy, nasa beach lagi, buti pa si Daisy, pa-travel-travel na lang. Pero hindi ko alam. Kasi nakikita ko yung, for example lang, di ba, na nakikita ko yung mga posts niya na lagi siyang umaalis. Pero hindi ko alam na parang behind that pala, ang dami mo palang pinagdaanan bago mo maabot yan. No? So, yun lang siguro yung ano eh, parang sobrang nakakatuwa lang kapag nagmamature ka na talaga. Hindi, pag nagmamature ka na si talaga, no? Talagang ano eh, tinitignan mo din yung mga ganong aspeto, nawawala yung comparison. Mm-hmm. Ako, sobrang thankful ako kasi ano, ako sobrang thankful ako kasi nalagpasan ko na yung phase na yon na ino-compare ko yung sarili ko sa ibang tao na bakit si ganito, bakit si ganyan, ganun. Kaya ngayon, sobrang happy ako sa mga friends ko or kahit mga batchmates ko sa school, no? Na sobrang successful na ngayon sa life. Totoo yan, no? At siguro dagdag ko lang din, no? Kasi naalala ko, may napakinggan akong story kung saan merong isang tao na super naiingit siya dun sa isang successful na tao. Without knowing na the other day, nag-commit siya ng suicide. So, kaya kailangan maging careful rin tayo sa mga, yung mga inggit na nafe-feel natin sa isang tao. Minsan kasi hindi siya maganda to the point na baka iniisip na natin sa utak natin na ano, hindi niya yung deserve, dapat sa akin yung success na yun, ganyan, ganyan. And without knowing us na yung totoo, behind sa success niya, meron pala siyang pain, meron siyang struggle. So, ang ganda lang din na wag mo lang kaingitan yung success niya. Parang wag mo kaingitan yun kasi hindi yun maganda. Gawin natin inspiration to be a better person. Kasi mahirap maingit ng maingit sa isang tao na hindi mo inaalam kung ano yung background history niya na ginto, ah, ginto pala siya before, ang hirap pala ng buhay nila, ganyan. And speaking of that, no, I remember, siguro may mga moments din sa life natin na tayo, naging ganun tayo minsan sa buhay natin, na maingit tayo. Sino ba namang hindi dito, diba? So, ang plastic naman natin kung sasabihin natin dito na hindi tayo nainggit, ganyan. So, kahit sabihin mo lang little percent, naka-feel tayo ng inggit sa buhay natin. When was the last time na, ayun, tanong, important na tayo dito. When was the last time na sobrang naging genuine happy ka sa success ng isang tao? Kahit sa friends mo ba yan, kaaway mo, or kahit kanina, sobrang naramdaman mo, ay, totoo to, masaya talaga ako para sa success niya. Sige, sino una? Sige, ako na lang. Siguro, I have this special friend. Special someone. And then, na sobra lang akong proud sa narating niya. Although somehow may pressure, syempre kasi kapag lagi mong kasama, lagi mong kausap, hindi mo maiwasan na tignan yung parehas yung ginagawa. And all the more na nakikita ko kung paano siya nagle-level up, hindi ko mapigilang isipin kung paano ako na nahuhuli. Pero habang iniisip ko yung mga journey din ng pinagdaanan niya, yung hirap niya, yung pagod niya para maabot yung bagay na yun, doon ko nare-realize, ah, hindi. Parang hindi dapat ako maingit dito, pero mas dapat akong maging proud at masaya sa na-achieve niya. Kasi itong tao na to is, meron na siyang sarili niyang business, no? Meron na siyang sarili niyang firm, and hindi lang to basta business, ha? Pero
license yung business niya. So meaning meron na siyang BIR, no, meron na siyang registered na siya sa BIR, sa DTI. So very FDA. Ano short legal short, talaga legal guys. And alam ko sobra niya tong pinagpray ng matagal. Kaya nung finally nakuha niya na, and actually ngayon meron na siyang first project for that. Sobra akong napaproud. Nasabi ko grabe, no. Actually this is also for me, a sign of God sa akin. Na kung kaya ko nga sa kanya gawin, bakit hindi ko kaya gawin sa iyo? So just wait for your time. Yeah, yun. Yeah, totoo 'yan. Yan. So sa akin naman, hindi naman recently, pero kasi aalis. Joke lang. Hindi, parang yung best friend ko, tsaka yung ate ko, tsaka yung kuya ko, parang pinag-pray talaga nila to, yung mag-migrate ba sa ibang bansa, ganyan. Tapos parang, madami kasing opportunity din talaga sa ibang bansa, kahit sabihin mo, dito talaga. Hindi, pero, anyway, so, sobrang happy lang ako na, alam nyo yun, na parang naging part ka sa prayer na yun. I mean, isa yun sa mga naging prayer request mo din, na parang kapag, yung success, yun nga po, no, yung kanina, yung success ng iba, feeling mo ikaw, success ka, tama ba? Ano? Yung success ng iba, feeling mo, success mo na rin. So, may mga nag-aasa ka na parang, hindi ka ba nasasad? Kasi parang, ang daming aalis sa'yo this year. May part sa akin na parang, oo nga, no, bakit hindi nga ako nasasad? Siguro meron lang din talaga akong heart kung saan grateful lang din ako na, alam mo yun, na-achieve nila yung mga gusto talaga nila sa life. Yeah. And sobrang happy lang din ako kasi, deserve nila yun. Kasi deserve nila yun, na parang ang tagal niyong pinag-pray to. And for sure naman, may word naman ng Lord kung bakit ka din naman, kumbaga may purpose naman kung bakit naman din sila talaga alis. So yun, genuine ako, genuine happiness yun, to the point na happy ako for them. Ako naman. Yes, ikaw naman. Hindi, ako naman, siguro ang naiisip ko ngayon is nung nag-resign yung mga office mates ko, yung mga besties ko na office mates ko, ano kasi kami, 5 kami sa group, tapos parang nawala yung isa, tapos sumunod yung pinaka-close ko, ganyan, nakatabi ko, kayo, tapos sumunod na yung isa, hanggang sa ako na lang yung natira, na syempre nasad ako, pero sobrang happy ako for them, lalo na naririnig ko na masaya sila sa workplace nila ngayon. Medyo parang may time na parang sabi ko nga parang Lord, bakit ganun sila masaya na? Ako. Hindi, parang ineseryoso, parang Lord, ano, parang ba't ganun, parang sila umalis sila sa work, nang may work na sila, ganyan, tapos ako andito pa din, tapos hindi ako nag-a-apply ng work, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko, ganyan. Pero, alam mo yun, parang naglalaban eh. Gusto kong i-compare yung sarili ko sa kanila na ayoko. And praise God kasi napagtagumpayan ko naman yun na hindi ako naingit sa kanila. Kumbaga, naging masaya ako for them kung ano yung meron sila ngayon. Kasi naging part din naman ako noon. Syempre nagtaguan kami na, dito ko mag-apply. Recommendation. Pero ayun, and anong nakaraan kasi, recently, ayun, nagkita-kita kami, and nagtanungan, uy, kamusta ka? Ganto, ganyan. Okay sila, tas kinamusta din nila ako. And nakakatuwa lang din kasi sa circle na yun, alam mo yun, masaya din sila for me. Walang inggitan talaga na nangyari. So, ayun, no. Ang ganda lang din kasi sobrang pinagpapasalamat ko yung mga tao na yun. Pasalamatan mo yung mga tao na tumulong sa'yo, lalo na nung mag-isa ka lang, or lalo na nung hindi mo pa kayang tumayo sa sarili mo. Thank God. Grateful din talaga ako sa mga person na nakapaligid sa akin. Bago tayo maghanap ng mga safe place or safe person, simulan natin muna sa sarili natin, no? Let's make sure na tayo mismo ay mga safe person. Therefore, mas madaling makagawa ng safe place. Hindi mo kailangan mag-filter sa pag-share sa kanila. Lahat pwede mong isabihin sa kanila without judgment. Kasi same rin kayo ng walk and same kayo ng faith. Praise Pod. Listen and be amazed.